Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenyas na Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ang Baluarte. The millennials This is iRadio, Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos pinabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos, di akong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pasusani na pwede-pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levy at Pastor Norman. Three brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na lang pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Meron pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-all right. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Thank you.
ay sadyang magulo. Hindi alam saan ba tutungo. Kaguluhan, pagsubok, madalas binabagyo. Minsan di alam ang dapat gawin mo. Akala mo'y wala ng pag-asa. Problema ay para bang hindi mo kaya. Ngunit pagkaisipin di ka naiisa. Tulong-tulong, kabibisig, tayo'y isang bansa. Tumayo, ipakita mong kaya mo. Humayo, ipagsigawan sa buong mundo. Nasa kabila ng mga paghihirap mo, walang hindi kaya ang Pilipino. At ngayon, pandemya ang kalaban. Kailangan manatili sa tirahan upang buong bansa ay gumaling ng tuluyan. Lahat ay siguradong kayang lampasan. Tumayo, ipakita mong kaya mo. Humayo, ipagsigawan sa sigawan sa
you so much, Rejoice Horfilia, Tumayo, Humayo, Pilipinas. Magandang magandang morning Metro Manila at magandang hapon naman, isang malamig na hapon sa Los Angeles. Napakalamig pong araw na ito, lakas pa ng hangin, mas malakas pa, malamig pa yung hangin, nagtumbahan na yung mga antena ko at saka yung mga sinampay dyan sa labas. But anyway, tuloy pa rin tayo rito. Sana po itong magang ito ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. In spite na mayroon pang nangyayaring hindi magandang kaganapan dyan sa Europa, tuloy-tuloy pa rin po ang iRadio para makapaghatid sa inyo ng magandang balita. Itong araw po ito ay makakasama natin ngayon, of course, sa weekly Bible study si Pastor James. Pero bagong lahat, batiin natin na ang ating mga nanonood ngayon, na nakatutok ngayon, no? Mangilan-ngilan lang sila nandito ngayon. But it doesn't matter. What matter is yung quality. Hindi daw nakukuha sa dami, no? Quantity is not important. What matters is the quality. Marami nga kayo, pero wala namang nakikinig or walang nagbibigay ng attention. So, what's the use? Kahit na isa ang tao lang nandiyan o dalawa, ay sapat na kung itong namang mga nanonood o nakikinig ay seryoso at they pay attention to listen with the God's Word. Tawagin na muna natin si Michelle Medina. Magandang morning, Michelle. And of course, we have Dulce Solis. Good morning. And siyempre, Glenda May. Good morning din dyan sa iyo. On the way daw siya sa church ngayon. And that's good, you know? Itong araw po na ito is only dedicated for those people who are not able to go to church. So kung wala po kayong, o hindi kayo makapunta sa church for some reason, hindi pa rin excuse yun, then dahil we have to learn or we have to listen for God's Word. Kasi daw po ang araw ng Linggo or ang araw ng pangingilin ay we have to dedicate for God, you know? Meron po tayong pitong araw sa isang linggo at yung anim na araw ay gawin na natin kung anong gusto man natin gawin o tapusin na natin kung anong gusto natin tapusin. Pero sa araw ng linggo o pangingilin, dapat ipo ito ay para ipagkaloob naman natin sa ating Panginoon. Pareho ng ating mga tithes and offerings o yung mga tithes natin. Sa 100 kinikita natin, 10% lang po ang inihingi ng Panginoon. Kaya ganun din naman sa ating araw na pagsisilbi sa Kanya, yung oras natin isang araw lang ang hinihingi ng ating Panginoon. And we have siyempre si Lynn Yocor Luna. And sino ito? Bago ito ha. Kamusta dyan, Lynn? And we have Sister Nelda and Marites Ignacio Gabaino. Hello Marites, welcome sa iRadio. And of course, hindi pa huli ang lahat, Lala Carmina. Magandang morning dyan, Lala. And ano ba nga, si Lola po ninyo ay andun, nakapikit ang mata, pagod dahil nagtrabaho din siya kanina. And of course, may mga errands kami kanina na pinuntahan. At kaya ito, medyo nagmamadali na naman kami. And of course, nag-upgrade po tayo ngayon. Nasa Windows 11 na po yung ating system ngayon. Dahil in-upgrade po natin yung ating internet, dumating na rin yung mga parts natin na for upgrading sa video card. Oh my gulay, nako, ayan na yung ating babayaran. Pero God will provide as usual. And tawagin na natin si Pastor James, nandiyan dyan na kaya? Pastor James, handa ka na ba? Ayan ako, itong araw na ito talaga. Ay, super labig. Hello. Ayan, Pastor. I-off mo yung ano mo. I-off. Hello. Off mo yung Facebook mo. Ayan, naka-off na. Ayan, ayos. Ganda ng aura mo ngayon ah. Kulay ginto ah. Oh, kasi maganda kasi ngayon internet eh. Ganon. Oh, kinis mo ngayon oh. Oh, oh ibang-iba oh. Parang ano yung bagong, hindi lang bagong tasa. Oh, nagmukhang kuti sanggol ka na ngayon. Alam mo, wala pa akong tulog eh. Ganun ba yun? Wala pa galing ako sa, galing kami ni Magselso sa church, sa Sister Net. Oh, bakit? Anong ginawa niyo doon? Eh, alam mo naman, magbubungkal na kami na ngayon ng lupa. Maglulupa na naman kayo ngayon. Oh, inayos lang namin yung garden daw. Oh.
Ay, yung doon sa harapan uli, yun ang uling ginawa ninyo? Yung may... Yung sa alam mo, sa daan, di ba yung kalahati hindi nagawa? Oh. Doon sa may daan. So, oh. Sa likod, ngayon, sa yung saka, yung parte lang sinapastor sa side, nagpunami na yun, no? Ah, kaya pala, pagod pa rin, ano? Kaya kagabi nga, si Pastor Sunny, nakita pa sila ni Doc SP. Dahil ang mga bandang 11 o'clock ng gabi pa yon. Hindi na ako pumunta dahil antok na ako. Eh, sabi ko, magkikita sana kami after ng program. Wala, inaantok na. Lobat na. At saka ang lamig ngayon, Pastor. Ang lamig. Ang lakas ng hangin. Yung mga sampayan dyan. Tsaka yung antena ko. Ay, naku, tumabigi na ata. Sabi ko, paano na kayang gagawin ko dun? Hindi ko naman maakit dahil ano, malakas nga ang hangin. Kaya hinihintay ko na lang tumila. Mm. Kaya sabi ko kanina, Mang Celso, iuwi na kita, malakas na lang hangin, sabi ko. Ah, ganun? You know, nagdinala, hindi niya dinala yung sakyan niya? Hindi. Sinundo ko lang siya. Kaya pala, naku. Pagka ganyang hindi niya dalaan sa sakyan niya, alam mo naman si Castle, so kumbaga ano, libreng-libre siya. Ay no, kumusta naman dyan, Pastor? Ito, malakas. Medyo humina rin ang hangin dito. Kanina daw, sabi ni Stanel daw, napakalakas daw ang hangin. Alam mo, kanina rin eh, galing kami ng bangko kasi may errand nga kami. Yung mga paligid eh, makita mo yung mga sangang naghambalang sa gitna ng karsada, mga dahon na ano na kakalat-kalat dyan. By the way, Pastor, next Sunday at sa 30 na yan, ano? Balik na tayo sa oras natin, ano? So, meron pa tayong isang linggo. Hindi na pala, next Sunday na pala yan. Oh yeah, yung when is Spring Forward, Jay? Spring Forward, babe, is going to be on the 13th. Yeah, 2 a.m. Quarter month. Yeah. 2 a.m. daw ng 13th. So itong oras natin ngayon, which is 5:17, magiging 6:17 na ngayon yan. So, pero 5 o'clock pa rin tayo mag-air, di ba? Yeah. Ang difference, yung sa Pilipinas, na sila ay dapat 9 o'clock. Diba? Magiging 4 hours na lang, 3 hours na lang. 3 hours na lang, bali 5, 6, 7, 8. 8 o'clock ng umaga naman ngayon doon. Yun. Oh, okay lang. Oh, so humabol tayo ng isang oras sa kanila. Oh, dati 4 na oras. Dati-dati naman kasi nagkoko lang Pilipinas, nag-DST. Ngayon hindi na sila nag-DST. Alam mo, natatandaan ko yan. Matagal ng panahon yan na nagkaroon DST rin yan. College yata o high school, may DST na eh. Ah, kasi hindi nag-work out. Hindi ba nag-work out? Hindi nag-work out. Wala eh, mga Pilipino, tamad pa rin gumising eh. Eh sa Baguio, eh, pag-gising mo, puro kam pa rin eh, clouds eh. Mahabog pa rin talaga. Nasa ulap ka pa rin. Lalo ngayon ha. Iba na ngayon ang Baguio ngayon, Pastor ha. Super lamig na daw ngayon. Talagang tagus, buto ang lamig. Oo, hindi ko nasubukan yung kanya, yung ngayon. Kasi noon na, hindi nagyayelo noon eh. Yung malamig lang, talaga malamig, pero hindi nagyayelo. Ngayon doon, nagyayelo doon eh. Yeah. So kaya sabi nila talagang climate change talaga, global climate change. Eh, mga bahay pa naman puro yero. That time ano, pero ngayon ano na kaya mga bahay ngayon doon? Siguro nilalagyan nila ng mga anong tawag doon, pinapalaman sa loob, firewall. Wala namang ganoon sa Baguio eh. Wala bang ganoon yung anong tawag doon, yung pinapalaman sa dingding? Oh, pinapay. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa ating mga tagapakinig. Napakagandang linggo po sa inyo. Dito naman sa amin ay Sabado lang hapon. Malapit na kaming magbabalik sa dating oras din namin, no? Di dilim-dilim na. But anyway, maliwanag na siya. Ay, liwanag ba? Oo. Mahaba ang gabi, ang araw. Oh, okay. Babalik tayo kung minsan eh. Anyway, kumusta po kayo lahat dyan? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo.
At sana po ay itong ating pag-uusapan ngayong ay napaka, I would say, isang bagay na maaring ayaw pag-usapan ng iglesia, ayaw pag-usapan ng mga tao dahil ito po ay tungkol po sa pera. Oh, pera-pera mi, pera-pera nyo, o pera-pera ko. Pero anyway, maganda kasi pag-usapan to para alam natin kung paano natin to aayusin ang perang yan sa ating buhay, sa Panginoon Diyos, at sa ganun nga, ang return ay more than what we call a hundredfold. No? Hundredfold yan. Pero it's not about prosperity, but being obedient to the Word of God. So, bago natin po umpisahan, tayo po ay manalangin. Magandang araw po, Panginoon Diyos, at salamat naman po sa pagkakataon na to na ipinagloob nyo sa amin, ang mga pagkakataong ito na kami po ay makadalo sa isang oras na pag-aaral ng inyong mga salita. Bigyan nyo po kami ng inyong karunungan at sa ganun nga ay makita po namin ang iyong kalooban sa aming maririnig at pag-uusapan ngayong hapon. At sa ganun nga, Panginoon, ay may pamuhay po namin ito. Magbigay po ng kaliwanagan sa mga iba siguro mga haka-haka o mga bagay na dami na intindihan. At sa ganun nga ay makukuha namin ang katotohanan. At ang katotohanan na yan, ang aming papamuhay at magbigay ng kalugulan sa iyong pangalan. Purihin ka, Panginoon, at napatidalangin namin sa matamis na pangalan ng Yesu Kristo. Amen. So, amen. Mga kapatid, ang ating paksa ngayon, ang ating pag-usapan ay tungkol po sa ikapo, no? Tithes and offering, ang ikapo at handog natin sa Panginoon Diyos. Babasahin ko po sa Malakayas o sa Malakay, chapter 3 verses 8 to 10. At ito ay may tanong po ang Panginoon Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga manampalataya. At babasahin ko po dito, sabi nga niya dito eh, "Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In tithes and offering, you are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nations of you. Bring the whole tithe in the storehouse, so that there may be food in my house. And test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows." No? Ito po ang salita ng Diyos. Sana may the good Lord bless po ang ating nabasang salita niya. Mga kapatid, ito po ay isa pong utos ng Diyos nung lumang tip sa lumang tipan ng Old Testament. At marami din pong mga pastors o iglesia na hindi po rin naniniwala dito dahil sabi nga nila ay ang salitang ito ay para lang po sa mga Hudyo at nasa lumang tipan. Ang sa akin naman, ang aking stand po dito, dahil ito ay salita ng Diyos, kahit man ito ay para sa mga Hudyo, ito rin po ay para sa atin. The principles behind the Word of God still remains throughout the Bible. Kung ang mga utos niya ay para sa mga Hudyo lang o sa lumang tipan, it doesn't mean na hindi na para sa atin. Maaring hindi nga siguro sa sitwasyon natin, but yet the principle behind what God has shared or has commanded to them may apply into our present life. The principle may apply to that, especially when it comes to finances. No? Marami po sa atin, maaari pong hindi po tayo accountant or marunong o hindi tayo gaano mahusay, mamahala ng ating mga finances. At kung ang tao ay hindi po gaano mahusay, mamahala ng kanyang mga finances, makikita niyo po ang iyong experience po ay hindi gaano pong
maayos. No, nagkakaroon tayo mga problema, nagkakaroon tayo po ng mga sitwasyon na ito po ay maaari pong itutuon natin ang oras natin sa pagpapagal at paghahanap ng pera upang matuntunan ng ating mga pangailangan. Pero dito po sa ating paksa ngayon, pag-aaral ngayon yung sa Malakay chapter 3 verses 8 to 10, tinatanong ang Diyos eh. Ang tinatanong ang Diyos, sabi niya, ang tanong ko naman ay matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Matuwid nga ba na dayain natin ang Diyos? No? Nagulat pa ngayon tao eh. Saan po? Saan po namin dinadaya? No? Saan kayo dinadaya? Hindi, ngunit dinadaya ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikapo at mga handog ninyo. So ito, malinaw na ang mga tao noon ay dinadaya ang Diyos. Ano ba sa tingin nyo ang prinsipyo noon? Hindi ba tayo rin sa ngayon? Ang prinsipyo ba yun na dinadaya din ba natin ang Diyos? No? Napakabigat po to na isang gawain ng isang tao na mandaraya. Alam ko na ang mga prinsipyo din natin ay ayaw natin pong nagpapadaya, no? At ayaw natin yung taong nandadaya, no? Pero mayroon talagang mga tao na marunong mandaya at mayroon silang nadadaya. Ang pinakamahirap yan, Diyos pa ang dinadaya, no? Paano kung tayo nga ay nandadaya sa Diyos dahil hindi natin alam? Kailangan malaman natin kung dinadaya natin ang Diyos o hindi. Sabi ng tao dito, paano? How have we robbed you? Paano kayo namin ninakawan? Sabi ng tao eh. Sabi ng Diyos, sa inyong ikapo at yung mga handog. So ano ibig sabihin po ng ikapo at handog? It is, sa English po to, tithes and offering. So dito, ang ikapo at ang handog ay ang maaari pong doon tayo nagnanakaw. Ang ibig sabihin ng nanakaw niyan, hindi natin ibinibigay sa Panginoon Diyos ang dapat ibigay sa Panginoon Diyos. Ang inihiling ng Panginoon Diyos sa atin is yung ikapo at ang handog. What is tithes? Ang tithes po ay yung 10%, no? One-tenth of your income. At ito po yung ang iningi ng Diyos na dalhin natin po sa kanyang templo. No? Sabi nga dito, sa mga ikapo at handog, sabi niya, ibigay ninyo buong-buo ang mga inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan ng aking templo. So, there is a need pala na matugunan ang templo ng Diyos. So, okay, templo, sabi dito eh. So, ngayon, wala sigurong templo ngayon, pero anong mayroon sa panahon na ngayon? Hindi ba ang templo ay yung pinupuntan ng mga tao na doon sila nakikinig, nagdadasal ng salita ng Diyos? So, sa ngayon, kung wala tayong templo, ano pong tao ngayon sa mga tao pinupuntahan nila? Ngayon, hindi ba iglesia, yung church? Pupunta sila doon sila nagtitipon-tipon, nagkakaroon ng fellowship, at nakikinig ng salita ng Diyos. So, sinasabi dito rin ng Diyos na dalhin natin yung ikapo natin, tithes and offering. Yung ikapo na yan is 10%, no? 10% of what your income for the whole year, no? Halimbawa kung ang kinita mo ay 100,000, okay? Ang kinita mo sa isang taon, sa isang taon 100,000. So ang ikapo noon is 10,000. Okay. O ganito na lang para baka siguro naman masyadong mabigat ng 10,000, no. O ganito na lang. 10 pesos na lang, 'di ba? 10 pesos na lang ang kinita mo sa isang taon. Oh. Di piso na lang ang ibigay mo na ikapo, 'di ba? Magaan 'yun, piso eh. Piso. O sige, dagdagan natin para medyo kumita ka. Sabi natin 100. Di 10 piso ang ibibigay mo, 'di ba? Kasi 'yun ang ikapo eh. O sapo, medyo okay pa rin, no. Eh paano kung 1,000 ang kinita mo? Anong ikapo noon? 100. Medyo okay pa rin.
Eh paano kung 1 million ang kinita mo? Di 100,000. Parang mabigat, no? Pero sa totoo lang yon, ikapo pa rin yon. Kasi parang piso rin yung binigay mo kasi 1 million ang kinita mo, ang ikapo nun is 100,000. Parang piso to 1 is to 10, di ba? Pero kasi kapag sinabing 100,000, parang napakalaki, no? Pero in reality, ikapo lang yon, no? Nasa ating kasing perception yun eh, na ang laki naman ang binigay mo. Pero ang totoo, may 90% ka pa. O, kaya ko minsan, ay hindi ko may bibigay yung 100,000, hindi ko may bibigay yung piso. O, dun tayo ngayon, nagnanakaw sa Diyos. O, hindi nyo kasi, sabi niya, ninanakawan nyo ako kasi hindi nyo binibigay yung buong-buong ikapo. You know, ikapo lang nga eh, 10% lang ang hiningi ng Diyos, no? Eh, hindi pa natin makayanan. Okay, pastor naman eh, marami pa akong utang eh. Dadaan din tayo dyan kasi dumaan din ako doon sa mga utang na yan eh. No? Pero dapat maintindihan natin to na huwag natin pong dayain ang Diyos o huwag natin nakawan ng Diyos dahil lang po sa hindi natin nagagampanan ang pagbibigay ng ikapo, no? Sa verse 9, ito po yung dahilan kung hindi tayo mag-iikapo, okay? Sa unang panahon, ito po yung curse na binigay ng Panginoon Diyos. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nations of you. Buong Israel, talagang ninanakawan nila ang Diyos. Kaya they were being cursed, no? Ang prinsipyo niyan, o dadako tayo sa prinsipyo, kung sa panahon ngayon, kung hindi natin maibigay ang ikapo natin, ano po nangyayari sa atin? I guess you could answer that for your own self if you have experienced that. Pero masasabi ko, mabigat, nagkakaroon ng epekto. Nagkakaroon ng epekto sa ating personal na financial at doon din po sa iglesia na pinupuntahan natin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natutugunan ang pangailangan ng iglesia. No, ng iglesia na yan. At hindi tayo nagiging tapat. Now in our own personal aspect, what curse is happening to us is that maaari pong ang ating mga hindi pagtugon sa ikapo natin ay dahil nga sa hindi tayo marunong nagiging mabuting tagapamahala ng ating pera. Kaya di natin alam kung how we manage our money. No? Kasi tingnan mo, kung inuuna natin ang Panginoon Diyos at kung naniniwala tayo sa kanyang salita na seek first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added to you. Sabi niya, seek first eh. Kung inuuna mo siya at ibinigay mo sa kanyang una, lahat yan ay pupunuhin ng Diyos. That is the promise of God. Kasi ang sinabi niya rin dito sa verse 10, ito po yung promise niya at ito yung hamon niya sa ating lahat. This is his, tawag nito, sabi niya, yung hamon niya na test him, sabi nga dito, bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house and test me. Dito mo ngayon matetest ang Panginoon Diyos kung tapat nga ang Diyos sa'yo. No? Test me now, sabi, ngayon, subukan mo ako. Ibigay mo ang iyong handog, ibigay mo yung ikapo at handog. At, sabi niya, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Naintindihan niyo yung overflows? Baka yung overflow na yun, umaapaw, overflow eh. Hindi pa natin siguro makayanan salukin. Yun ang ibig sabihin nun eh. No? Kasi, ginampanan natin po yung ikapo. No? Pagbibigay natin. That is only ikapo. Kasi sa unang verse, sa verse 8, sabi dito, excuse me, in tithes and offering. Eh. So dalawa yun. No? Iba yung ikapo, iba yung handog. Okay, parang pastor naman, medyo yata malaki-laki yun na. Okay. Yung ikapo ay para po sa
sa templo o para sa matugunan ang iglesia. Yung offering, this is a voluntary gift or contribution as an act of virtue. No? Dahil sa pagmamahal mo, sa gawain, sa iglesia, higit sa lahat sa Panginoon Diyos, you go over your tithes. Nakakapagbigay ka, no? Nang maluwag. Okay? Actually, both of them, dapat maluwag ang puso mo. Kasi, babalik po, dadaling ko kayo sa bagong tipan. Sa bagong tipan. Hindi nga sinasabing ikapo dito eh. Hindi sinasabing ikapo to, pero ito yung sinasabi sa Korinto kung paano tayo magbigay ng pera. Paano tayo maghandog ng pera sa iglesia. O, daling ko doon ko sa pangalawang Korinto. 2 Corinthians verse 9, chapter 9, verses 6 to 7. Sabi nga dito, maganda sa Tagalog, ibasahin ko sa Tagalog. Sabi dito, tandaan ninyo ito, ang paghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Okay, na-gets niyo na yun? Okay. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Okay, according to your own will. Kung anong pasya mo, kung anong decision mo na ibigay. Kung piso, walang problema. Hindi problema yun eh. No? Kung 10,000, walang problema yun eh. Pero ito, ayon sa iyong pasya. Okay? Ngayon, kung nagpasya ka na ito ibibigay mo, ito naman ang dapat kasama nun. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Kailangan maluwag sa loob. Oh, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Okay, hindi dapat tayo napipilitan or how do you call this under compulsion, no? Hindi tayo yung napipilitan, no? Sapagkat sabi ko dito, ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Di ba? Ganun dapat tayo nagbibigay. Walang pag-aalinlangan, wala yung napipilitan, no? Kasi dapat nasa puso natin ang pagbibigay. Ngayon, hindi nga binanggit dito yung ikapo eh. Hindi nga binanggit eh. Pero mga kapatid, kung hindi nga kung mabigat sa inyo magbigay ng ikapo, naiintindihan ng Panginoon Diyos. Alam ng Diyos yan. Naiintindihan niya. Mabigat sa inyo. Maaaring siguro, kaya sabi ko nga sa kanina, baka mayroon tayong mga utang. Di ba? Mayroon tayong mga utang na kailangan unahin bayaran. Pero subukan niyo ang Panginoon. Sabi nga dito ang Panginoon Diyos, test me. Subukan ninyo ako na unahin. At baka maaring maayos ang mga utang na yan. Kasi kung hindi natin inuuna ang Diyos, ang mga pagpapala ay, sabi nga, hindi mabubuksan. No? Hindi mabubuksan ng pintuan o ang windows of heaven and pour out the blessings until it overflows. Di ba? Kaya, kasi kung minsan, tawag nito, kagaya nitong baso na to, itong baso na to, kung pinupuno natin ito, kung pinupuno ng Diyos, halimbawa, umingi tayo ng blessing sa Panginoon Diyos, pinupuno ng Diyos ito eh. At darating ang panahon na pag napuno ito, no, it overflows. Or baka hindi napupunoy ng Diyos kasi hindi nababawasan eh. Kailangan bawasan natin. Kailangan may butas dito eh. Para paglagay ng Panginoon Diyos dito ng mga pagpapala, especially money, pinagpala tayo ng pera, no? Ang pera, siyempre may butas, lalabas dito, ibibigay natin. Bibigyan natin yan. Tuloy-tuloy ang dahala, ang tuloy-tuloy pa rin ang bigay ng Diyos. Kasi kailangan give and take. Tawag nito, yun ang labas nun. Labas, bigay ng Diyos, labas dito. Kasi nagagamit eh. Kaysa yung napupuno nga, hindi naman nagagamit. And hihinto ang Diyos pagbibigay kasi mayroon pa eh. Ganun din eh. So, ibig sabihin yan, kailangan maluwag sa atin. Kasi
kailangan ang isip natin would be trained to say, the Lord giveth. Nagbibigay ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi po maramot. Nagiging maramot sa ating isipan kasi hindi tayo nagbibigay eh. Kung iniipit natin eh. Iniipit natin yung dapat ilabas. No? Lalong-lalo po kung yung ika po. Kasi yun lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin. Yung ika po na may kaluwagan sa puso natin at sa kalooban natin. Kasi may mga kailangan matugunan sa iglesia. Pastor naman, bakit kailangan matugunan ang mga ang ibibigay namin ng church? Okay. Kasi sa church, may mga pangailangan din eh. Sa unang panahon nga, ang mga nagbibigay ng mga ikapo, ang nagbibigay ng mga offering nila, ay binibigay po sa mga pare, doon sa mga Levites. Kasi sila po yung namamahala ng templo. Kailangan din po ng pangailangan yun para sa pag-aalaga ng templo at sa mga pangailangan po ng mga taong nangangailangan ng tulong na po sila po pumupunta sa templo. Ganoon din po sa iglesia. May mga leaders, may mga pastors na sila po namamahala. Kung di po natin ibibigay ang ating ikapo doon, paano po makakatulong yung pastor o yung leader o yung iglesia sa mga taong nangangailangan din ng tulong? Tandaan nyo, hindi lahat ng araw ay maayos ang buhay ninyo. Baka balang araw, kayo din ang tatakbo sa iglesia. At kailangan lang, sabi niyo, pastor, kailangan ko ng tulong ninyo. Eh kung hindi tayo nagbibigay nun, walang may bibigay ang pastor. Paano? Eh yung pastor lang eh. Hindi dapat natin obligahin ang pastor. No? Lalong-lalo kung hindi tayo nagbibigay. Kasi, kawawa naman yung pastor, dadamputin na lang yung kapirasong pera sa bulsa niya para ibigay. Napakagandang kalooban ng pastor yon. Pero, hindi dapat natin sinasakal ang pastor na ganun. Dapat nga yan, tayong mga membro ng iglesia, no? Kung mababasa nyo po sa Book of Romans or the Book of Acts, ano pong ginawa ng mga tao doon para lumago ang kanilang iglesia? Ibinenta ang kanilang mga kari-arian at nilagay sa isang tipa sa iglesia. At sila po ay magkakasama, nagtutulungan sila at nag-ataw nito yung nag-aangatan. Hindi walang nagbababa ng isa, kundi nag-aangatan bawat isa sa gamit po ng mga handog at mga ikapo na napunta sa iglesia. At nakita nyo po, kung pagmamasdan nyo po ang Israel, dito po sila umunlad. Sila ngayon ang mga, actually, mayaman ang Israel kahit napakaliit na bansa yan. Napakayaman nila. Kasi dahil sinusunod nila ang utos ng Diyos, pinagpapala sila. Sana, dahil when it comes to money, ganun din dapat tayo. And you will see the turnout of your finances kung inuuna niyo ang Panginoon Diyos. In reality, hindi nga kailangan ng Diyos ang pera eh. Hindi niya kailangan yung pera natin. Pero tinitignan niya kung paano tayo mag-handle ng pera. Ang Diyos kasi marunong mag-handle ng pera eh. Oh. Kasi alam niya na gagamitin ito para sa kanyang ikakalugod na kanyang mga tao. Oh. Kung gagawin lang natin po ang ating tungkulin bilang manampalataya. Kasi hindi naman natin mapuwersa o mapilit ang mga hindi pa manampalataya hanggang nalaman nila ang ibig sabihin ng ikapo sa buhay nila. Kaya hindi natin mapipilit na magbigay ka ng ikapo mo. Kailangan may turo to eh. Kaya tinuturo namin sa inyong lahat na ang kahalagan po ng ikapo at ang paghahandog, no? Pastor, wala lang binabanggit sa Bible sa bagong tipan, sa New Testament about ikapo para lang sa mga. Totoo po yun. I don't go against it. Pero, maliwanag po, sabi ng Panginoon Diyos, give what is due to Caesar and give what is due to God. What is due to God?
I guess, kung gusto mo, sabi nga dito eh, sabi nga dito eh, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. San tayo? Doon ako maghahasik na ako ng marami para marami din ang akin din pong maaani. Di ba? And at dito, makikita natin kung paano tayo nagiging maayos na tagapamahala ng pera. Kasi inuuna natin ang Diyos. At susunod na yung mga yan, pati mga utang natin, mababayaran natin. No? Kasi iaayos ng Diyos kung paano natin talaga magiging good steward of our money. No? Kasi you will learn that sooner or later kung inuuna natin ang Panginoon Diyos. Blessings, kasi blessings after blessings, sabi nga dito, if I will not open, hindi ko nga bubuksan ang bintana o ang pintuan ng mga blessings sa langit, baka hindi pa natin po kayang sapawin lahat. Pero, again, I know it would be a great decision on your part, pero it would be very nice, no? Napakaganda pong gawin natin to, hindi lang po para sa atin, pero sa Panginoon Diyos. It is an obedient, kasi it is a character of obedience, no? Sinabi ko sa inyo na hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Christ or the Lord God wants to see our hearts when it comes to money. No? Kung maalala nyo po ang may-ari po ng Colgate, Palmolive, no? Siya po ay yumaman siya dahil nga sinunod niya po itong tithes and offering. Nung una, nagbibigay siya ng 10% of his income. Nung yumaman siya, yung 90% din niya na nga kailangan eh. Ibinigay niya ngayon yung 90% sa Panginoon Diyos at yung 10% sa kanya na. Yung 10% na sa kanya, sobra-sobra pa nga eh. Oh, tingnan mo kung paano makakatulong yung 90% sa tao. Ang dami, kita mo, ang daming ang Palmolive, buong mundo. Ang Colgate, buong mundo yan. Oh, toothpaste lang yan, ha? Anong toothpaste mo? Colgate. Anong Colgate mo? Toothpaste. Naalala ko tuloy nung unang panahon eh. Pabili ka ng Colgate. Kita mo, bata pa lang ako, Colgate na. Hanggang ngayon, Colgate pa rin. Palmolive is Palmolive hanggang ngayon. Oh. Kaya makikita nyo kung gaano yung tao na paikot na yung pera. No, Lord, sa'yo na to. Hindi, yung 10%, buhay na ako eh. Kasi yung 90%, ibinigay niya na. Oo. Ganun dapat tayo. Kasi nandun yung, magandang kalooban. No? Kaya maluwag sa kalooban at di napipilitan. Dapat ganun tayo. Hindi tayo napipilitan. Lord, alam niyo yung byuda, matandang byuda, dadalawa lang ang kanyang pera. Dadalawang, sabihin mo, two mite coin. No? Eh, yung mga iba nagbibigay, yung mga nasa templo, ba? 10%. More than 10% bigay nila. Bigay sila ng bigay. Out of their abundance, sa sobra ng pera nila, yun ang binibigay nila, 10%. Eh. Wow, napakaganda pakinggan, no? Pero yung matandang byuda, dadalawa na lang pera, ang dalawang sintimo na lang ang pera niya. Ibinigay niya pa yung dalawa. Alam mo, nalugodan lang Diyos dun eh, sa matandang byuda. Kasi ibinigay niya lahat eh. Dadalawa na lang, dalawang mamera na lang yung nasa kanya, dalawang sintimo na lang, ibinigay niya pa lahat. Eh yung mga mayayaman eh, 10% lang ang binigay. Eh dami-dami ng pera. So, kita niyo yung diferensya. Kita niyo? Kaya nalugod ang Diyos doon sa ginawa ng matandang byuda. No? Ibinigay niya lahat. Kahit na yun lang pera niya. Kaya makikita niyo yung how God blesses people. No? It's not that God needs their money. It's not that God is after our money. No? He doesn't need it, actually. Siya nga nagbigay sa atin yan eh. Tinitingnan nila kung paano rin tayo magbigay eh.
No? Siya ang Panginoon Diyos ang nagbigay ng trabaho, ang Panginoon Diyos ang nagbigay ng pagkain, ang Diyos ang nagbigay ng ang bubong sa ating ulo kahit lang kahit yero lang, no? Pero dapat na ganoon ng kagalakan natin. Maalala ko mga kapatid, isang istorya, totoong istorya 'to mga kapatid, no? May lumapit sa amin na gustong ipag-pray na magkaroon po ng bahay, no? Magkaroon siya ng bahay. So, madali salita, napag-pray namin siya na mabigyan ng Diyos ng bahay. So, nung, ba, dahil maayos ang trabaho niya eh. Maganda ang trabaho niya, malaki ang kinikita niya. So, nakabili siya ng bahay. So, nung sabi nila, Pastor, ipag-bless niyo nga itong bahay. So, nung punta kami sa blessing na yon, nagsalita yung kasama namin, Pastor, na ang bahay na to ay kaloob ng Diyos, binigay ng Diyos. Ba, nagalit sa amin? Sabi niya, anong kaloob ng Diyos? Anong binigay ng Diyos? E, ako nagtrabaho dito eh. No? Ako naghirap, sabi niya. Nagulat kami sa sinabi niya. So, umalis, sa madaling salita, umalis kami doon sa tahanan na yon na malungkot. After 2 months, alam niyo nangyari? Nasunog yung bahay. Oh. Kaya mahirap kuminsan yung that is what you call your curse with a curse. No? Blessing na nga, naging curse pa. Yan. And sometimes when those blessings of God ay hindi nagagamit sa mga tamang pamaraan, maging man hindi pera, lahat eh, lahat ng bagay, when we use it in a different way, it becomes now a curse. Instead na blessing, naging curse na ngayon. Yun ang sinasabi dito. For you are robbing me. Sabi yan. Ninakawan natin yung hindi yung pera, kundi yung glory ng Diyos eh. Yung dapat mapasakan niya. No? So, I hope and pray mga kapatid sa maikling pag-aaral natin tungkol po sa tithes and offering, ay makikita natin ngayon kung paano tayo magiging good steward on our money. No? Maraming salamat po sa pakikinig at kung mayroon po kayong mga katanungan ay parating po sa amin at subukan po namin bigyan po ng kalinawagan ang mga tanong na yan. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. All right, amen. Ako, ang gandang topic na ito, Pastor. Alam mo, ako ay living witness na may ibabahagi ko itong tithes and offerings. Ano? I used to be na robbing God. I mean, inaamin ko. Ano? Ayaw ko maging hipokrito sa bagay nito. It was long time ago na sabi ko, ay, pambabayad ko na lang ito ng utang ko sa credit card ko o pambabayad ko sa kotse ko. Lord, maintindihan mo naman siguro eh. So many reasons. Alam mo ba naging resulta nan Pastor? Lalong lumalaki ang utang ko at hindi ko nababayaran. Yan naging consequence ng aking robbing God. Hindi lang yan. Nagkakasakit ako. Yan ang malupit eh. Nagkakasakit ako. Marami akong nararamdaman. Nawawalan ako ng trabaho parati. Lagi ako nalilaid off. Ha? Akala ko kasi pagka tinitipid ko yung Panginoon yung hindi alam kong alam niya pero alam sana ako maintindihan niya. Yes. 'Di ba? Oh. Yun ang aking perspective, yung aking reason eh. Pero mali nung nabasa ito Malakay chapter 3. Especially ito yung old woman, yung matanda. Oh. Yung nabanggit mo na last penny niya out of her poverty, ibinigay niya lahat yung kanyang lahat na anumang pag-aari niya. Out of her poverty. Hindi pa sinabi sa Biblia kung may mga anak itong mga papakainin pa. Hindi ba? So umaasay itong mga batang o itong mga anak na papakainin niya doon sa mamerang natitira sa kanya. But out of her poverty, ibinigay niya. Alam mo, ang sakit sa dibdib. Hindi ko maano sa Panginoon na I'm so guilty talaga na I'm sorry Lord, I'm sorry. Sabi ko, hindi after that, hingi ako ng hingi sa Panginoon ng sorry. Yeah. Alam mo, nagbago yung aking pananaw dito.
sasabi ko, Lord, from now on, ibibigay ko ang para sa iyo. At ang para sa tao ay para sa tao. Alam mo, nung ginawa ko binago ko yung aking ugali na yan, blessing upon blessing, hindi ko alam kung saan nang gagaling. Nagkaroon ako ng magarang kotse, magandang trabaho, napopromote ako, gumaganda ang health ko, everything turned out good. Kaya yung istorya na sinasabi mo nung kay Procter and Gamble, yung Colgate, totoo yan. Dati 10% ang binibigay niya sa church niya at 90% sa kanya. Ni-reverse niya. 90 ang nire-require lang ng Diyos, 10%. Siya ni-reverse niya. Mas lalong bumalik yung kanyang blessing. Mas higit pa. Tama, napakagandang share natin ito ngayon, itong pag-aaral natin itong araw na ito. Kasi karamihan sa ating mga kababayan, including us, huwag na tayong lumayo sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Marami sa atin ngayon naghihirap, nakakaranas ng kakulangan sa pananalapi. Ito po ang sikreto why sa buong Biblia, wala tayong makikitang nakasulat doon kundi sa Malakay chapter 3 lang na sinasabi ng Diyos, test me on this, subukan mo ako rito. Ay, kung hindi siksik, liglig, umaapaw, babaha ng blessing sa inyo. It is God himself na nagsabi nito. Siya mismo nagsabi, hindi si Peter, hindi si Moses, hindi si Abraham, hindi. Siya mismo sa kanyang bibig lumabas na sinabi niya, test me on this. Alam mo, Brother Ramon, na yung sa ibang version eh, please pa eh, please test me. Parang talagang, subukan talaga niyo ako. Please test me. Yung ibang version na tungkol sa test me now, ibang version nito. Nakita ko nga, please, meron yung please pa. Parang nagmamakaaw pa ang Diyos na subukan natin siya. Subukan niyo mga kapatid. Wala po wala dyan eh. And actually, dapat matuto pa nga tayo sa aral ni Abraham. Wala pang tithe and offering nun kay Abraham. Pero ano nangyari? Nasa Bible 'yun, sinabi doon kay sa paring Melchizedek, no? Abraham gave his tithes. Wala pang humingi ng Diyos ng tithes and offering noon eh. Pero alam ni Abraham kung anong dapat ibigay sa Panginoon Diyos. Amen. Nakalagay sa Bible 'yun eh. Ito pa ikwento mo pa, Pastor, yung mag-asawang kinain ng uod. 'Di ba? Natatanda mo ba 'yon? Yung binenta nila yung kanilang lupa at yung pinagbentahan dapat ipang-tithes nila, ang ginawa nila, itinago nila hanggang kinain. Ano ba nangyari doon sa nila? Namatay sila, si Ananias at saka si Sapphira. Binenta nila yung kanilang ari-arian at dinaya nila at nagsinungaling sila sa spirito na nagtago sila ng pera . That's a form of talaga stealing. Kasi kung ano dapat na para sa Panginoon Diyos, ibigay mo. Hindi yung teka. Alam mo kung ganun ang panahon doon, sigurado marami nang namatay na tao. Maaring sana rin tayo doon. Kasi nandadaya tayo eh. Hindi lang 'yun, Pastor, sa isip pa lang. Sa isip pa lang ginagawa na natin pangdadaya natin sa Panginoon, paano natin binabaluktot natin yung mga katuwiran. Pero ang totoo talaga, obligasyon natin. It is our obligation talagang ibigay natin ang 10% o 10% sa Panginoon. 10% na lang 'yon. Kung may gusto ko pang idagdag, blessing, ay buddy, mas magaling. Hindi ba? Yeah, yun ang sabi ng offering. Iba pa yun. No? That's two things. Tithes and offering, sabi ng Panginoon Diyos. Kasi those are two things. Tithes and offering. Balikan na lang natin. Hindi pwede maging offering yung tithes mo. Ika po yun para sa Panginoon Diyos. Yung offering, voluntary, kung magkano. Ganun, yun, no? Balikan natin yung sa Genesis. Si Cain at si Abel. Tinan mo yung binibigay ni Abel. Magagandang mga tupa. Talagang first class, primera klaseng lahat ng mga produkto na inani niya, ino-offer niya sa Panginoon. Si Cain, anong nangyari?
O yung mga tira-tira, yung mga pinakapangit ang ibinibigay niya sa Panginoon. So anong nangyari? Mas maswerte, mas magandang harvest ni ano ni Abel kaysa sa Cain. And the same thing with us. Yung it's just only a need to believe and trust on this. Ako ano ko eh, pastor, talagang subok na subok ko eh. Nung una hindi ko pinapansin. Salita lang, si Biblia lang yun. Pero i-try ninyo. I-try po ninyo mga kapatid. Nasubukan ninyo. Huwag niyong isipin yung babayaran ninyo, yung kakulangan ninyo. God will provide. Trust on God's word. I-depend sa natin dito rin po sa mga ibang iglesia in regards to prosperity. Mm. Na magbigay ka nito, ano, it will multiply. Mm-hmm. hindi po ganun to. Hindi po ibig sabihin, hindi rin to ganito. Mm. Hindi po ibig sabihin. Sabi nga dito sa bagong sa Corinto is you should give what is in the purpose of your heart, not grudgingly or under compulsion. Mm. So, for God loves a cheerful giver. No, dapat bukal sa ating loob na pagbigay sa Diyos. With not even thinking of a return. Mm-hmm. Yeah. No? Kasi tama. Binigay natin yan sa para matugunan ang pangailangan ng iglesia. Mm-hmm. No, hindi tayo nag-expect ng na kasi nagbigay ako ng tithes, ito rin ang in-expect ko. No, mm-hmm. Don't expect that. You expect that God would bless you. Yes. Mm-hmm. Dapat lang, pero hindi na nagkakalkula yung utak natin. Yeah. No? Oo. Kasi hindi rin maganda yun kasi nababasa ang Diyos ang ating kaisipan. Amen. Nababasa ang Diyos ang ating puso when we give. Mm-hmm. No? Kaya subukan niyo mga kapatid, no? Sabi nga dito, test me. Hindi ito ang Panginoon Diyos ang nagtatanong, ang nagsasabi sa ating lahat na subukan niyo ako. Test me. And this is where only in the Bible that God has asked you to challenge him, to take his challenge. Mm. So, and alam mo, itong challenge na to is about finances. Mm. And I guess financial status ng tao, kung gusto niyang medyo gumaan-gaan, dahil sa Panginoon Diyos, no, sa tulong ng Panginoon Diyos, then subukan niyo. Mm-hmm. It's a test, sabi niyo. Oh. Kailan, pero maging tapat tayo. No? It doesn't take na, bukas gagawin ko na, and you expect already na ganun. Hindi ganun po yun. makikita lang Diyos naman ang kung paano natin na how we will think about it. No? Mm-hmm. Kung magbibigay tayo nga, sabi nga dito sa Bible, is always out of being a cheerful giver. Mm-hmm. Because being a cheerful giver, bukal sa puso mo yan, dahil mahal mo ang Diyos. Amen. That's the number one. Mm. So, yan pinaka number one. And sa you don't expect anything in return dahil given na yan eh. Mm. That it will return. Mm. So, parang isang babaeng o isang lalaking minamahal mo na you sacrifice everything. Lagi mo binibigyan ng pasalubong, gifts, yung mga ganon, ano. Because, chocolate. Kasi, chocolate, bulaklak, kasi mahal mo eh. Diba? Uh-huh. Mahal mo kasi, out of selfishness, lahat na ibinibigay mo sa kanya. Pero, diba, you don't expect of nothing. And uh-huh. The same thing with God. Ito ay Diyos natin mismo. Panginoon uh-huh. ito. Talagang siya ang may gumawa, ang naggawa ng lahat. Siya ang may-ari ng lahat. Pati siyang pera eh. Oo. Ay, nakakatakot isipin yung robbing God talaga. Yeah. Eh nako, I myself, I was guilty of this once upon a time. But I said, Lord, I'm so sorry. And from now on, from then on, sabi ko, hindi na po mauulit, Panginoon. Sabi ko, kahit mawalan ako ng trabaho, nakaka-receive pa rin ako ng unemployment benefit ko, nakakatanggap pa rin ako. Still, yung 10%, although kulang pa yung aking unemployment, pero Lord, I trust in you. Sabi ko, hindi mo ko pababayaan, hindi ako magugutom, hindi ako mawawala ng matitirahan. And God provides everything for me. Okay. May katanungan din dito, Brother Ramon. Mm. Saan ko kukunin yung ikapo? Doon ba sa wholesale? Anong wholesale? Doon sa gross or sa net? Okay. Magandang tanong yan. Alam niyo pa din sa akin, no, sa gross
kasi yun ang buo eh. Mm. Oo. Hindi pwedeng kukunin ng tax ng gobyerno. Ibig sabihin niyan, nauna ang gobyerno kaysa Diyos. Mm. Diba? Though, babayaran din natin ang due for the for our government, sa mga taxes na yan. Mm. At yun na. Sa buo, halimbawa, 1,000 ang nakuha mo as a whole, ang gross mo doon, di 100 ang bigay mo sa Panginoon Diyos. The rest, kung gusto mong gawin doon. Yeah. Kasi 90% sa'yo eh. Oo. Ang mahirap kasi isipin sa tao, halimbawa, 1,000,000 ang kinikita mo, parang napakabigat yung 100,000 na ibigay eh. Kasi malaki naman, di ba? Oo, oh, ang daming zero eh. Yung figures pero, na iniisip. Pero 1 is to 10 pa rin yun. Oo. Oh, oh. Parang, what is 100,000 kung 1,000,000 naman, di ba? Yeah. Oh, may mayroon pa nga ang kwan dyan eh. Mayroon na yung katuwiran nila eh. Ay, pag binigay ko yung 100,000, hindi na ako milyonaryo. Totoo nga naman kasi nabawasan yung 1,000,000, di ba? Mm-hmm. Pero din na alam, yung balik eh. Uh-huh. Kaya ayaw nila magbigay ng ganun kalaki. Mm-hmm. Amen. Kaya, it's still 1 to 10. No, no matter how big your money is, it's still 1 to 10. Pero ang sa akin, I get it from the gross. Mm. Sa mga iba naman, they get it from their net. Ah. Well, mali. It's up to them and the Lord. Salamat ako doon. No? Ito pa isa ba tanong, Pastor? Paano naman yung oras? Yung panahon natin sa Diyos? Meron tayong 7 araw sa isang linggo. Meron tayong 24 oras sa isang araw. Meron din ba dapat obligasyon tayo sa Panginoon diyan? Meron din ba tayong kaltas din diyan? Kaya nga sabi ng Perilous niya, make the Sabbath holy. Mm-hmm. May Sabbath tayo, di ba? Mm-hmm. Yung ikapitong araw ay ibigay natin sa Panginoon Diyos. Mm-hmm. Yung 6 sa atin. Yun. O, 6 na araw na nga sa atin eh. Monday to Saturday. Mm-hmm. Yung Linggo para sa Diyos. Kaso, yung 7 araw pa, binabawasan pa natin. Yun. Oo, di ba? O, para bang napakahirap pumunta sa iglesia o dumalo sa panambahan. Mm-hmm. No? Lalong-lalo pa kung mayroong mga laban. Mm-hmm. No? May mga gawa, mga halimbawa, iba't ibang gawain. Mm-hmm. Tao nito nagtatalo ang isipan natin kung church o dito kasi you know. Yeah. Kaya nga makikita nyo ang puso ninyo when it comes to that in relation to your God. Mm-hmm. No? Diba? Kung inuunan nyo ang Panginoon Diyos, I think there would be no problem with that kasi alam ng Diyos eh. Oh. Mm-hmm. Lalo sa oras, ganun din sa oras. Yes. Diba? Sa oras. Yeah. Mm-hmm. Oh, 1 hour and a half nga na lang, sabi, isang oras nga na lang ang hiningi ng Diyos sa isang mm-hmm. araw. No? Imbis na isang araw, isang oras na lang sa dahil para sa panambahan mo. Mm-hmm. Binawasan mo pa, late ka pa. Mm-hmm. Late pa yun, ha? Oo. Tapos sabihin mo, kasi ang dami kong ginawa kagabi. Uh-huh. Oh, kasi hindi tayo nag-prepare for tomorrow's worship. Mm-hmm. Oh, hindi natin pinaghandaan yung araw na yun na isang oras nga na lang late pa tayo nagising. Yeah. Totally. Oh. Kasi those are malilit na bagay yun pero sa Panginoon Diyos. Yes. Hindi naman ang Diyos nagsabi na kayong lahat ha, alas 10 kayo nandun sa church. Mm. Hindi. Tayong gumawa ng meeting. Lord, okay, sabi ng iglesia, tayo, ang mga tao ang gumawa ng time eh. Nandun tayo ng 10 o'clock. Mm. No. Yeah. 10:01 is not 10 o'clock. Tandaan nyo yan. Late ka na ng 1 minute. Oh. Oh, ibig sabihin niyan, nakakupit ka ng 1 minute sa Panginoon Diyos. Oh. Nakakatakot. Alam mo, dapat tingnan natin yun. Nandun ng Diyos na sabi, ito yung sinabi ng church na to na nandun ako ng 10 o'clock. Di lang ng Panginoon doon, nandun naman ng 10 o'clock. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Kasi yun ang usapan ng church eh. Mm-hmm. Yun pala, 10:01, wala pa yung mga tao. Mm-hmm. Nangyari sa dati kong iglesia noon, mm-hmm. nagkakapihan pa sila. Sabi ko, 9:30 na. Sabi ko, ano ba kayo? Sabi ko, nagkakapihan pa sila. Ah, hindi, kasi kwan lang ako eh. Choir lang ako. Papasok na ako, pagkakanta ko. Magbihira kayo, sabi ko. Kung na kayong mag-attend. Oh. Okay, mag-attend. Ano ba kayo? Ano, showmanship? Talagang nainis ako sa nila. Yung message ko na napakaganda, iniba ko. Galit.
Oh. Oh. 9 o'clock is not 9:01. Mm. Okay ba yun? Kaya, that is also another way of robbing God. Mm. Pero alam mo, napakabait ang Diyos. Napaka, yung habag, napakahaba yung PC niya in patience when it comes to that. Mm-hmm. Ang sinabi niya lang dito is, are you robbing me of your tithes and offering? Mm-hmm. Sa ating mga kayamanan, mm-hmm. sa ating mga nakukuhang pera. No? Pero sa totoo lang, kung titignan natin, isang bagay din yung how we rob God with our time, yeah. oras natin. Mm-hmm. Mas maraming oras sa ibang tao, mas maraming oras sa mga ginagawa natin na hindi nga natin makayang magbukas ng Biblia. I know, I'm guilty of that too. Mm. Oh, I'm guilty of that too. Ano, lahat tayo guilty niyan, pero hayaan ba natin na ganun na lang ang ating relasyon? Kaya nga, dun mo nga makikita what is your relationship with the Lord. Eh. Yeah, Lord ko lang ba siya kung may mga pangailangan ako? O mahal ko ang Diyos? Ang importante dyan, be like David, the man who is after God's own heart. Ibig sabihin, kahit na ganun si David, no, mahal na mahal niya ang Diyos. Mm-hmm. Lagi niyang sinasaliksik ang kanyang, ang puso ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Naku, sayo. Kaya kung masahin niyo po yung mga poem niya sa Psalms. Sa Psalms, kung paano niya awitin ang Diyos. Alam niyo naman, si David, marunong mag-con yun eh. Harp eh. Mm-hmm. Harp eh. Tumugtog at kumanta. Mm-hmm. Kaya ang Diyos malapit sa kanya eh. Mm-hmm. Kaya mga kapatid, it's up to you and the Lord. Kami nandito upang to tell you what is true. Magpaalala. Naranasan namin ni Brother Ramon, naranasan niya kung paano hindi nagbigay ng tithes eh. Mm-hmm. Ako naranasan ko din hindi magbigay ng tithes eh. Kasi alam ko, Lord, may utang ako. Ganun din noon. Nung bagong-bago. Sabi ko, magbigay. Ang nabasa ko dito, nalaman ko na, ba, dun din. Na, tawag dito, gumaan din ang aking kalagayan dun. You see? Yan, talagang, it proves God's word talaga. Proves God's word. Katulad ng last time, Pastor. 2 weeks ago, nakalimutan ko magdala ng wala akong cash. Wala, naubusan na rin ako ng cheque. So, hindi ako nakapag-tights. Ang sakit sa dibdib ko. Lord, I'm sorry. Talagang hindi ko alam. Kulang ako sa time eh. Pero no, last Sunday, dinoble ko. Yeah. Utang mo yun. Ha? Hindi mo pwedeng i-skip yung Lord, excuse ako noong last week dahil hindi naman ako, wala akong dalang pera eh. Hindi, excuse yun ha. Hindi. Ganun pa rin. Kung ano yung kinita mo ng isang taon o isang buwan, yun pa rin ang ibibigay mo sa Panginoon. No matter what. No excuse. Hindi ka man nakapag-church, bigay mo pa rin yung iyong tithes, yung iyong ikapo. Ganun. Hindi po hindi katuwiran yung, hindi ako mag-church ngayon, hindi ako magbibigay ng ikapo. Wrong. Mali po yan. Okay, mali yun. Oh. Mali yan. Sa panahon na ngayon, mayroon ng send. GC ba 'yon? GCG ano 'yun? Jo ganun oh. I mean kasi tandaan niyo kanya-kanya tayong relasyon sa Panginoon Diyos. Mm. It's how you treat your God and that's how he treats you too. Kasi sabi nga nilakawan niyo ako dahil sa pagnakaw niyo to so there's a curse to that. Yeah. Yeah, there's a consequence of every wrong things. Nagagawin natin sa Panginoon Diyos. That's actually a curse. It's a curse. Tapos, instead of magiging blessing, no, blessing na nga sa atin, naging curse pa. Uh-huh. Dahil, you know, sa ating mga baluktot na katuwiran. Katuwiran. Amen. Gina-justify pa natin. Magnanakaw na nga tayo. Ay, nako. Ang sakit pakinggan, Pastor, di ba? Magnanakaw. Rubber. Balahala ko. Mayroon ko, yung kaibigan namin, ninakawan kahapon eh. Oh. Tamang-tama, nakita kong kanin, nung dumadaan ako, bakit? Sabi ko, ano ito, labas pasok doon sa gate nila. So, boom, nag-U-turn agad ako. Hinaharang ko siya. Sabi ko, tinanong ko, do you live in that house? Sabi ko pa naman eh. Oh.
Yeah, sabi na. Sabi ko, pakibalik mo nga yung mga ninakaw mo. Sabi ko, minu pinagmumura-mura ko. Habang tinatawagan ko yung may-ari, yung kaibigan namin. Oo. Talagang minura-mura kami. Sabi ko, ba't ka nagmumura? Sabi ko, at ikaw pang galit. Alam mo yung mga ganyan, pupunta ka sa impyerno. Sabi ko, imbis na mag... Sabi ko, Lord, ba't ko parang nabanggit yun? Sabi ko, imbis na magpakumbaba ka at humilingan ng tawad, kundi talagang tumatawag na ng pulis yung kaibigan namin eh. Uh-oh. Tumatawag ng pulis kasi ninakaw yung mga gamit dun. Wow, harapan ha, harapan na. Mo, buto nakita ko nga eh. Sabi ko, alam mo yung tao, siguro nahimasmasan. Nag-sorry siya eh. Oh? Pero matapos niya pinagbabalibag yung mga gamit. Patapos na kami pinagmumura. Pero sabi ko, it's not nice, sabi ko. Mm-hmm. Tapos, kinukuha namin yung mga akala namin gamit din ng kaibigan namin. May nakuha siyang gamit na sa kanya pala. Don't take that! Nagalit sa amin. So, alam mo po magalit eh. Sabi ko, you know how to get angry when they take your stuff. So, uh-huh. don't take stuff, sabi ko. Kung gusto mo ng mga bagay niyan, isisi, just knock on the door, sabihin mo, can I have this? Because baka din yung gano'n. Kaya gano'n lang naman eh. Ibinigay sa'yo, hindi yung magnanakaw ka, sabi ko. Yeah. Kaya ang magnanakaw, pupunta sa impyerno, sabi ko. Kaya tuloy, na-late ako pumunta kay Mang Celso. Dahil doon. Sabi ni Mang Celso, ang tagal mo naman. Oh, gano'n lang mga kapatid. Yeah. Kung sa tao tayo magnanakaw, mali sigurong walang problema. Pero sa panahon Diyos, napakahirap na ninanakawan natin ang Diyos. Mm. No? Mm. All right. So, kung may mga tanong pa kayo, mga kapatid, kung mayroon kayong mga ibigay na inputs, o ano pa, just give us a PM at pag-uusapan natin yan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga oras. Actually, kagabi din po, nung madaling araw, nagising pa ako. Gusto ko sana yung sa Revelations tungkol sa yung the seven seals, yan. The seven trumpets. Yan, nako, magagandang yung, mga topic yan. Yung sana gumawa na ako eh. Tapos nung binabasa ko, hindi ko, kailangan para mag-upisa tayo sa chapter 4 eh. 4 to 16 eh. Sabi, daming chapter 2. Hindi ko nakakita na kon, pero kasi may mga interludes yun eh na kailangan mapag-aralan natin. Mm-hmm. Pero maganda, binabasa ko ulit kasi pati ako natuwa kagabi nung binabasa ko. Mm-hmm. So, hayaan nyo, tapusin ko muna yung pag-aaral ko dun sa Revelations na yun, sa Book of Revelations tungkol sa trumpets. Kasi nakita natin yung nangyayari ngayon eh, sa gera. Yes. Mm-hmm. No? Ano ba to? Are these signs or trumpets of the Lord? Kaya makukuha natin, mapag-aaralan natin yan. Hayaan nyo po, bigyan nyo pa siguro ko ng sapat na panahon. Maybe the first week of April, gawin natin yun. Amen. Yeah. Maganda yan. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah. All right. Okay. Sige, manalangin tayo. Yes. Mm-hmm. Manaming Diyos, salamat man po sa oras at pagkakataon na nakapagbahagi kami ng iyong mga salita tungkol po sa ikapo at paghahandog. Alam ko, Panginoon, na ito yung isang bagay na maaring ayaw pag-usapan ng iglesia, ayaw pag-usapan ng bawat isa, lalong lalo po sa kanilang kayamanan, ang mga binabahagi ng kanilang mga kayamanan. Actually, hindi po namin kayamanan yan. Yun po, binigyan nyo lang po kami maging tagapamahala ng iyong kayamanan. At din nyo po tinitingnan kung paano mo namin ginagamit ang mga pagpapala na yan. Yes, salamat o Diyos sa aming narinig na yung mga paliwanag, yung binigay na salita ninyo. Mm-hmm. At nawa, Panginoon, ito ay maunawaan po ng aming mga tagapakinig. Yes, kung may mga katanungan po sila, ay malaya po na tanungin kami at ganun po na masagot namin ng sana po lang may katotohanan. Amen. At may kaalaman upang sa ganun nga ay magkaroon po ng yung malawak na pag-aisip ng mga tao. Amen. At malaman nila ang katotohanan dito. Amen. Kung bakit nyo po sinabi na bigyan kayo na namin ng test o subukan kayo namin sa pamagitan nito. Yes, salamat o Diyos, at muli basbasan nyo ang bawat nakapakinig po namin
sa araw na to, asaan man sila sa dakong sa mundong ito, ay patuloy na hinihingi po namin sa inyo na basbasan mo sila, pakaingatan at ipagkalob din po ang kanilang mga pang-araw-araw at pangangailangan. Salamat lang din po sa iRadio na ay binibigay ang kanilang ang iRadio ng oras sa Sabado na makapagbigay ng munting pag-aaral po ng iyong mga salita. At ito ay magbibigay din po ng kapanatagan, kalakasan, at pag-uunawa at malaman at sino po kayo sa aming buhay. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat kay Brother Ramon at Sister Karim. Patuloy din po na nagamitin niyo sila sa inyong kalooban na maging daluyan ng pagpapala si Brother Ramon at Sister Karim at ang iRadio. Purihin ka, Panginoon, at patuloy dalangin namin sa matamis na pangalan ng Yesu Kristo. Amen. 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 Okay. Amen. Thank you, Pastor. Napakagandang topic. Yes. Yeah. Mm-hmm. That bukas kita-kita tayo uli. Yeah. Oo, kita tayo. Okay. Goodbye. God bless you all. God bless, Pastor. Bye. Pastor James po, nang narinig natin, yung rubbing God. Ang sakit pakinggan. Sakit sa tenga. Di ba? Rubbing God. Ako, ninanakawan mo ang Panginoon. Magnanakaw ka ba? Tanong nyo nga sa sarili nyo. Ako, tinatanong ko sa sarili ko. Magnanakaw ba ako? Di ba parang nakaka-guilty agad? Yung pag nag-uusapan eh, yung nakawan. Di ba? Sino ba ang magnanakaw? Di ba ang demonyo? Pwede kung magnanakaw ka, di demonyo ka. Di ba? Dapat hindi tayo ganun. We have to give what is for Caesar and for Caesar and for God is for God. Bigay natin sa Kanya. Alam po ninyo mga kapatid, isa sa mga paborito ko itong topic, rubbing God. Because I am also one na experience ko po ang pagiging pandadaya sa Panginoon. Yung pagbibigay ng ikapo o ng tithes. Sa simbahang Katoliko ay inuobliga po ito na pagbibigay tayo ng ating tithes o yung ating anong tawag niya doon? Yung, di ba merong dala-dala silang basket na gano'n doon yung nilalagay yung inyong mga offerings. Ang sinasabi din ng simbahang Katoliko, 10% din. Pero po ang iglesia ni Kristo, mas mataas pa ang binibigay nila na ikapo. Eh bakit tayo? Kokoti na nga, 10% na nga na ibinibigay natin sa Panginoon, eh dinudugasan pa natin ng Panginoon. Hindi ba kayo nakokonsensya? Hindi ba tayo nakokonsensya? Sa pagpunta na lang sa simbahan, marami tayong katuwiran kaysa may gagawin akong ganito, mas importante. Sino ba mas importante? Ang Diyos ba o yung gagawin mo? O yung ano man ang ginagawa para ang linggo po, ang araw po ng pangingilin ay araw para sa Panginoon. Kung ano yung gagawin mo sa anim na araw, ibigay mo na lahat. Tapusin mo na lahat. Pero yung oras na para sa Panginoon, ilang oras lang naman ang pagsisimba. Hindi naman buong araw na sa simbahan ka. Merong oras din na matatapos yan. Dalawa, tatlong oras, sabihin mo na lang pinakamatagal. Eh, yun pa naman ibabawasan mo pa. Mga kapatid, kung gusto po ninyong ang ating mga problema ay magkaroon ng solusyon, ito po ang pinakamagaling na sikreto, ang pagbibigay ng tapat na ikapo, tithes, para sa Panginoon. Subukan po ninyo ang salita ng Panginoon. Hindi kayo madedehado. Ibabalik sa inyo, siksik, liglig, umaapaw. Kayo na mismo ang magtataka kung saan nang gagaling ang mga blessing na ito. Mga kapatid, nasa nararamdaman natin sa panahon ngayon, nagkakaroon tayo ng mga kagipitan sa pananalapi, kalusugan, relasyon sa buhay. Baka siguro hindi tayo nagbibigay ng tamang offering o tithe sa ating Panginoon. Kung bakit ang blessing din ang dumarating sa atin ay hindi tama. Dahil hindi tama ang binibigay natin sa Panginoon o ninanakawan pa natin siya. Nasa sa inyo po yan, subukan ninyo ang salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa ating programa dito po sa iRadio sa weekly Bible study po natin at na pag-aralan po natin yung Rubbing God, Malakay chapter 3.
Napakagandang topic po ito. Itatakpo niyo sa isip to. In my own experience, ako po ay subok na subok ko po ito. At sinishare ko, binabahagi ko sa inyo ito na sana po subukan ninyo na totoo, tapat ang Panginoon sa kanyang salita. Hanggang Monday na naman tayo magkikita uli. And we hope na na-bless po kayo. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Nakikita po nyo together with Cubinas for Christ. Supportahan po natin ang kanilang church, ang kanilang programa rather. At siyempre, marami din po mga pastors na nagbabahagi ng iba't ibang mga mensahe para tayo ay maging malakas, maging strong ang ating pananambalataya sa Panginoon. See you on Monday. God bless po sa inyo lahat and love na love tayo ni Lord. Bye! Happy weekend! Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya na sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.